what's up sa inyo mga idol? Tuloy tayo sa panibagong episode ng aking vlog. At ang isi-share ko naman sa inyo ngayong araw na ito ay tungkol sa torque drive natin dahil magpapalit ako ng secondary sliding shift o yung tinatawag na female torque drive ng ating CVT transmission. At dahil nagkukos na ito ng ingi sa panggil natin o sa CVT natin na nagmumula dito. So kalimitan marinig nyo, rumaragit ulit, kumbaga parang dagang naipit yung tunog na nagagaling mula sa inyong prankers. So ito na yung kasalubutan sa mga maraming katanungan. Sir ma'am, ang ingin ng panggilid ng motor ko, rumaragit nit. So ito na yung sagutan sa mga tanong nyo. Papakita ko dito paano magpalit at yung mga parts ng ating clutch at torque drive. So umpisa na natin. Tatanggalin na natin itong mga sir, no? Kailangan natin itong belt removal, catch removal o belt removal na ano, tinatawag. Mas kilala ito sa tawag na white tool. So, ang gagawin ko lang dito mga sir eh, ipapatong ko lang ito ng bahagya sa ano, sa dito sa ating pulley ay sa drive face. So ganun na makontra natin siya. Okay. Okay. Tanggalin muna natin itong rubber. Ito. Tabi muna natin. Itong nut. Ito na yung bell. Siyempre, tatanggalin na natin ito. Silingin muna natin para pumasok yung belt sa gitna. At tatanggalin natin. Ito na yung clutch assembly mga sir. Bali, ito yung female. Bali, ito yung female torque drive. Ito yung male. Tunay natin itong belt. Silingin muna natin. Bali tip lang din mga sir, no? Kung di nyo alam yung sukat na ito, 39 to, at kung kahit sa ibang mga bolt, ganito lang gagawin nyo, kuha lang kayo ng ruler, tapos sukatin nyo by millimeter. So ito 39 millimeter itong nut na to sir. Tip lang yun, no? Kung hindi nyo alam, para hindi na kayo magtatanong na ano kayang size ng nut na ito, ano kayang size ng ganitong nut na nakalagay dito. So ganoon lang tip sa inyo. Siyempre naman may mga kapatid kayo, o siyempre kung may mga kapatid kayo, mga bata, no, may ruler kayo. O ganoon lang yung mga tips sa inyo sir, no. Siyempre alam niyo naman yung millimeter sa centimeter at saka sa inches, no. So isang centimeter eh may 10 millimeter siya, no. So ayan mga sir. At ito nga pala yung bell. Ayan. Ito, check nyo rin ito. Kung pud-pud na. Sa issue na ito, okay pa itong bell na ito. At syempre yung ating clutch. Ay, itong clutch lining. Yung clutch lining ko, okay pa naman mga sir eh. Yan. So, tatanggalin na natin itong nut na ito. Wala tayong socket na ganito kalaki. So, sisinsilin lang natin. Bali, hindi naman kailangan na kompleto sa tools eh. Basta may skills ka lang. O kaya, discard nyo na lang kung paano nyo tanggalin. Ganun lang din yan. Pero wag nyo lang din sisirain. No? Yun lang yan. Okay. Tanggalin na natin itong itong nut na ito ng mga sir. Sir.
neto, mga sir, no. So sa akin kasi wala akong pantanggal, sisimsiling ko lang to, no. Tapakan nyo lang para di siya umikot. Ingatan nyo lang na mabungi, no. Ngayon nabag mabungi, sir. Kaya kung mapansin nyo, umikot na siya. Daan lang din, no? Kasi hindi naman yun masyadong sobrang sikip na napakahigpit ng torque. So ito na. Bali, nagsinsin lang tayo dito. Medyo pa ganyan sa set, mga sir. Hindi naman yung dudulas, no? Na makakait siya. Ganun lang. Okay. Ito yung... Bali, ito yung ano natin, yung clutch housing natin. Clutch lining. Ito. Ayan. So okay pa, makapal pa itong ano natin, latch lining. Ito yung ating ano, center spring. Bali, papalitan ko na rin to sa dahil dun sa previous video ko na may nabili akong nagpalit ako ng pulley. May sinamahan niya ako ng clutch spring tapos center spring. So, yung clutch spring natin, papalitan natin to at pati nito ng kasama nung bago na nabili natin na nakaraan. So, ayan mga sir. Ito na yung ano, ito yung male torque drive o yung primary, yung fixed primer, fixed sliding shift, tapos ito yung male at ito yung female. Bali, ito yung papalitan natin. Ayan, ito yung nag-i-slide. Bali, ito yung papalit ko, mga sir. Ayan. Genuine parts, YGP. Yamaha genuine parts. Bali, nabili ko to sir sa Yamaha ng 600 pesos. Ito yung papalit natin dito. Kasama na rin na itong ng dalawang o-ring. Ito, dalawang o-ring tapos dalawang oil seal. Dahil papalitan natin yung oil seal na ito. Ayan. So, tanggalin natin to mga sir. Okay. So ayun mga sir, no, tatanggalin na natin to. Flat screw lang gagamitin ko dito, yung ano, yung dulo. Iangat lang natin siya mga sir. Pag ganun. Ito. Ito yung spring seat. Tanggalin na natin. Bali, papangatin lang natin siya. Ayun, medyo umangat-angat na. Ayan. Yun lang mga sir, no? Yun lang ang puwersa yun ng sobra-sobra. Tagalian natin mga sir. Okay, tanggalan na natin. Lumos ko dito. Okay, ito mga sir. Kuha lang tayo nito. Yan, tanggalin natin itong tatlong pin na to.
kasi nilinisan natin siya. Okay. Okay mga sir. Ito na. Tanggalin natin. Iyon. So, lilinisan natin to. Kasama ng bearing sa loob, tatanggalin natin yung lumang grasa at maglalagay ulit tayo ng panibagong grasa. So, check din natin kung okay pa yung bearing, no? Ito. So, okay pa yung bearings na ito mga sir. Bali, lilinisan lang natin tapos lalagyan natin siya ng panibagong grasa. Kasama na ito. So, kung makikita nyo mga sir, may dalawang o-ring to. Ayan. Tatanggalin natin yan. Ayan. So, kung magkakalas kayo, maganda. Palitan nyo na rin. Mura lang naman to mga sir eh. Bali yung set ng o-ring tsaka itong netong oil seal. 140 lang. So, kung hindi nyo naman papalitan, okay lang din naman na hindi nyo muna palitan to kung okay pa itong o-ring nyo. Basta, sungkitin nyo lang ng maayos yung maayos na patanggalin mga sir. Ayan. Tanggalin natin to. Bali, tanggalin din natin itong oil seal. Linisan ko muna ito mga sir para ipakita ko sa inyo kung ano yung problema nito. Okay. Okay, bali. Linisan lang muna natin ito mga sir. Oh. Kailangan na natin dito ng gas. Kerosene. Wala ko mabilan ng kerosene kaya gaso din yung aking ano. So, ito yung dalawa. Yung dalawang gasket. O-ring pala, o-ring. Linisan natin to. Nasaan na yung aking malupit na toothbrush? Alright. Ayan. Linisan lang natin to mga sir. No? Check nyo rin kung may damage yung loob. Kung palitin, palitan nyo na rin. Okay na. Siyempre, huwag nawawala itong tatlong guide pin, no, mga sir. Ayan. Iisa nyo lang din na maigi. Tatlo yun. Ayan. Nawawala yun, sir. Dahil importante yun. Ayan. Bali ko nakikita nyo, mga sir, hindi na siya straight, no. Kumpara dito sa bago. Ayan. Ito yung bago natin. Ayan. May uka na siya. Bale, ito. Kaya pag certain na speed mo, o kaya nagtatrottle ka, nag-i-stuck dito yung pin, yung guide. Kaya hindi nag-i-stay na maayos yung ating female. Itong female torque guide natin. Ating secondary sliding shib. Ayan. So, yan, pinakita ko sa inyo mga idol kung anong problema. So, ihanda na natin yung bagong ano natin, bago nating sliding shib para install natin doon sa panibago. Install na natin siya. Okay. So, yan, install na natin itong dalawang bagong o-ring mga sir. Ayan. Okay. At itong isa. Ayan. So, ayan. Nailagay na natin. Sunod naman natin itong dalawang oil seals, mga idol.
Bale, ito yung dalawang bago nating oil seal. So, lagay na natin. Yan. At itong sa kabila. Ayan. Kung mapapansin nyo, yung may ano, no? Yung may kanal sa, yung may kanal na side, yung ilalagay nyo sa loob. Yan. Tulak nyo lang mga sir, no? Dahil kaya-kaya naman ilagay. Yan. Yan. Okay na. So, bale, ito yung lalagay natin dito, mga sir. Yan. Yan. Yan yung butas. Lalagyan natin ng pin. So, naglalaro ng gumaganyan yung sir pag nag-certain speed na. Pag nakahatak na siya ng pulley. Yan. Bali, gumaganyan yung mga sir. Okay. So, linis na. Punasan ko lang ito mga sir. Na. Ayan mga sir. Ayan yung guide pin natin. Bali, ganyan nag-slide siya. Ang nangyayari. So, lalagyan natin ito ng grasa, pati yung loob niya, para habang nag-slide siya, malubricate siya, no? Ayan. Tanggalin ko muna itong guide pin, mga sir. So, lalagyan ko muna ito ng grasa, sir. Lubricate ko muna ito para mas maganda. Para pa habang para pag tinutulak niya yung secondary sleeve, sliding sheave natin, mas smooth, no? Lubricate lang natin ito. Ayan mga sir. Siyempre yung sliding sheave din natin, lagyan natin. Ayan, kung napapansin nyo, may parang ano siya sa loob, no? Yung parang space doon natin lagay. Ayan. Bali, paso na natin sa mga sir, no? So ayan, lagyan na rin natin ito ng grasa mga sir. Para paglagay natin ng pin, kumapit siya, no? Ayan, so lagyan na natin itong ano. Lagyan na natin yung tatlong pin. Guide pin. Siyempre, alay nyo lang. Natin yung butas. Okay. Pangalawa. Ayan. At yung last. So, ayan mga sir. At syempre, ilagay na natin to. Yung ating spring seat. Ayan. Yeah.
lahat ng mga sir kasi uulan na. Bali, tinutulak na natin siya para lumapat siya. Bali, ito naman sir, lumapat na. Yan. So, may smooth na siya, no? Yan ako makikita niyo. So, lalagyan din natin ng grasa to sa loob. Ay, lalagyan ko ng grasa to sir, sa loob, no? Hanggang dun sa may bearing niya. Kaya lagyan ko lang din dito kasi hindi natin di abot ng daliri ko mga sir eh. Ayan. Kalat natin doon. Dito. Ayan. So ready na natin yan mamaya. Dahil uulan na mga sir. At okay pa naman to. Dahil nalinis ko na. Pwede naman kalasin. May clip lang dito. Akala siya. Bali ito tatanggalin ko tatlong spring. At papalitan ko nung bagong spring na nakuha ko kasama nung puli. So madali lang tatanggalin mga sir, no? Atakin nyo lang mga sir. Ayan. So ito yung tatlong stock clutch spring na binigay sa akin nung kasama dun sa pulley. Hindi po ito sa ano. Dito lang nakalagay. Yan, install ko yun dito mga sir. So babalik lang ako pag na-install ko na. At ayan sir, ito na rin yung bagong ano, yung kasama nung ano, ito yung luma. Palitan ko na dahil ulan na mga sir. Na-install ko na rin tong yung bagong spring natin. Ayan, nalinis ko na rin siya. So install natin tong spring. Ayan. So, sinisilin ko na ito mga sir para malak na siya. At syempre, nakita ko ito kanina. Ganyan lang ko. Para may tanda ko kung saan yung lak niya. Mga sir. So, ito yung lak malapit na. Tsaka flat na siya mga sir. Pitan ko lang to mga idol. Check ko. Tip lang din kung mas maganda bago nyo kalasin. Nga pala. Tandaan nyo no, kahit lagyan nyo ng pentel pen dyan. Kaya dito, sulatan nyo lang. Ibig sabihin, parang pointer nyo yun. Kung saan siya maglalak dun yun, dun, kung saan siya nung inanuhan nyo, dun din yung magtutugma. Okay na to mga sir. So, ganun lang kadali yun mga sir, no? Ayan, nalagyan na natin ng grasa dito sa loob. Ayan, marami na siyang grasa. Ang problema na lang natin ay kakabit na lang natin. So, paulan na mga sir. Ayan, ang guwapasin nyo. Ganyan yan. So, mga sir, nagmamadali ako dahil ulan na. Abutan ako ng ulan. Install natin to. Ayan. Check. Ayan. Okay na mga sir, no?
So ang gagawin natin, lagyan muna natin itong belt. Ayan, yung arrow papunta doon. Sabit muna natin siya dito sa ating pulley. Tapos, hatakin lang natin itong ating pulley. Ayan o, clutch housing, mga sir, para ayan, kainin siya nung kumain siya nung belt at may pasok na nito doon. So, lagyan natin itong bell, mga sir, no? Ayan. Nisin nyo muna maigi. Yan. Tapos, itong nut. Ayan. So, ganun din yung proseso. Pagkakabit natin, mga sir, no? Kailangan natin ng white tool. Istay naman, sa ibaba naman siya, mga sir. Dahil pasikip tayo, pag ganun tayo. Sa ibaba naman ng pulley. Ayan ang drive piece natin ilalagay. Ang kontra. Kung may torque wrench lang tayo, mas ma-easy. So, pag umistop na mga sir, no, okay na yun. Okay. Tapos lagyan na natin to, mga idol. Yan. Yung rubber niya. Dito. So, ganun lang kadali maglagay idol, mga sir, no? Magpalit. O kaya maglinis ng torque drive. So, malayo na naman ang mararating natin. Dahil istak yung pinalit natin. Pag matagal na natin, mga sir. Ganun lang mga idol, no? Patayin mga sir. Hindi ko pa nakakabit yung ano. Yung crankless ko bubula. Pag-isip ko nung mga nagagabit ko nung mga araw tapos saklap. At doon tatapos ang ating video mga sir. So ganun lang kadali yun magkalas ang toddler, maglinis ang pagbili natin. Siyempre kung hindi ba papanood kung paano kung nalas yung muli o nagpalit ng flyball, meron ako na link sa description at kung paano magtanggal din ito. Maraming salamat nga pala ulit mga sir sa support ng baby sa channel ko at ang simple yung pag-like lang eh malaking tulong na para sa akin. Sana makabot tayo ng 1,000 likes. Kung bago ko naman din sa channel ko, don't forget to subscribe. Click nyo na yung subscribe button sa baba. At siyempre, sa akin yung